Nang muli kong bisitahin si Abdullah ay hindi ko inaasahan na iba ang madadatnang ko dito dahil nandirito ngayong araw ang kanyang tatay. At ngayong araw ding mismo ay hindi niya tayo tinanggihan na humarap dito sa ating kamera. Magandang hapon sa inyo lahat mga kalingap. Welcome back po muli sa ating Munting Channel, na Marcos TV Channel. At ngayong araw, andito kami kalate sa Bell. At ngayon po ay di ko inaasahan na nandito po yung papa ni Abdul, yung kanyang nagsilbing tatay. Umuwi po sa ngayon. Nandito sila oh. Okay. Kuya, anong pangalan mo pala? Jason, sir. Kuya Jason. Ah, Eason yung palayaw. Natabi tayo, Kuya Eason. Bakit po pala napauwi kayo? May trangkaso. Ay, ganun? Naginom na kayo ng gamot. Siya na. Saan po kayo nagtatrabaho, Kuya Eason? Sa dala. Kimus, Cavite. Anong trabaho mo dun? Construction. Ay, talagang mapagod talaga, no? Oo. Pero anong sabi, nagpaalam ka sa ano? Oo, nagpaalam naman ako. Payag naman sila. Parang pinakang leave mo na ito. Oo. Okay, tama. Magpahinga ka muna. Eh, kamusta yung biyahe mo? Okay lang. Okay naman. Grabe nga ubo sa biyahe. Biyahe? Hirap no, pag may isak, may nararamdaman. Oo. Ang daming nawawala, trabaho, hindi makatrabaho. Kamusta naman yung kita mo doon, Kuya? Kuya Eason? Okay lang. Okay naman. Sa ngayon po ba, Kuya Eason, ikaw po ay may bago ng kinakasama? Meron. Nasaan po ang pamilya mo? Andun sa... Sa Cavite? Katabagungan. Okay, ikaw lang yun ang sa Cavite? Oo. Siya lang dito. Dito, mabibisita ka na din pala diretso, no? Oo. Okay, kailan yung balak mo na babalik, ha? Pag medyo magaling-galing na ako. Pag okay na. Okay. Sa mga kalingap, mas panganay pala si Ate Isabel pala yung pinakang panganay. Tapos, sunod ka ba Kuya Eason sa kanya? Okay. Si Kuya Jason yung sumunod. Okay. Kuya Jason, may ano lang ako sa'yo. Kami po kasi yung nagbibigay kahit pa paano ng konting tulong kay Abdullah po sa kinupkup ninyo. Kamusta po kayo yung nung mama ni Abdullah? Nagkakausap pa ba kayo? Hindi na. Okay, ano yung tawag dito? Nung huling pag-alis ng mama ni Abdul, nandito ka pa po nun? Oo. Ano yung talagang sadyang pinayagan niyo siya na umalis? Sadya ko pinayagan niyo kasi ato gusto niyang trabaho ay. Pero napakabait niyo ka Jason, nakwento sa last sa akin ni Ate Isabel na tinanggap niyo yung mama ni Abdullah para kahit na ganun, tinanggap niyo pa rin dito, no? Kumusta yung pagkasama niyo noon nung nandito kayo? Okay lang din. Okay naman. Yung po bang mama ni Abdullah, okay naman, mabait naman siyang tao? Oo, mabait naman. Pati din kayo, Kuya Jason, mabait din kayo. Kasi hindi po biro yun na tanggapin niyo nung ganun kahit nasa chat niyo lang nakausap, di ba? Oo. Sa chat lang. At chat lang kami na ganun noon. Isang taon. Isang taon? Oo. Tapos, pagkat after ng isang taon na yun, nagdesisyon na nga siyang uuwi. Wala na yun. Hindi na nag-ano yun. Hindi na nagparamdam yun. After nung isang taon na yun, hindi na siya nagparamdam? Hindi na yun. Okay. Hindi pala yung dire-diretso Kuya Jason na talagang kayo tapos umuwi siya dito. Paano nyo po nakontak ulit na nagsabi sa inyong uwi dito? Ako nagparaano doon. Pinagparapilit ko yun. Sabi ko mag-reply. Ingat na lamang ko. Buntis na. Sinabi niya sa inyo, inamin naman niya na buntis siya. Oo. Okay. Ito po si Abdul, kaya Jason napamahal na din sa inyo, no? Oo. Parang sobrang napamahal na din sa inyo. Ano po yung masasabi niyo na nagsasabi yung mama niya na kapag umuwi daw ng Pilipinas, kukunin si Abdul? Kukunin daw yan. Ibigay ko naman. Okay lang sa inyo? At magulang niya yun. Anak niya yun. Manong-mana pala si... Magkakaparas pala ito ng ugali mga kalingap siya natin sabihin. Hindi ko naman piling ipangayon sa kanya. Anak niya. Kambal sana yan, namatay lang isa. Kayo po ang nag-asikaso nung nanganganak ng ano? Sila, yung kapatid ko. Wala kayo nandito? No. Nandito kayo? Si yung magulang ko. Nasaan po kayo nun? Nasa ano ako, Alabang na. Nagtatrabaho kayo? Oo. Nung po ba kuya? Kuya Jason, matanong ko pala. Nag-ilang buwan dito si mama ni Abdul? O taon? Ano lang yun? Buwan lang yun? Buwan lang. Nung nandito siya, kayo din na nagsusupply sa kanya ng ano? Ng pang-allowance. Ikaw din yung nagbibigay, nagpapadala. Nung nandito siya, ako. Ikaw? Oo. Kasi nandun pa naman ako sa Alabang nung ay. Bait na itong tao na to.
ano lang si Jason ngayon, may sakit. Kaya napilitang umuwi kahit na siyempre kailangan niya magtrabaho para sa ilan na sa anak niya. Ilan na anak mo, kuya? Wala pa ako anak. Asa ngayon? Oo. Okay. Baka naman ano, baka naman walang oras maggawa ng bata. Ay, ilang taon na yung asawa mo? Maano na yun? Na 17. 17? Bata pa. Ano? Ikaw kaya, Jason, ilang taon ka na ba? 24. 24? Si kaya Jason, okay na. Sa tamang edad na rin ng pag-aasawa talaga. Nung ano kaya Jason, nung nag-ibang bansa yung mama ni Abdullah, tapos nawala ba agad yung kontak ninyong dalawa no, nung pag-alis niya o meron pa naman? Hindi pa. Karang kailan lang umalis eh. Kailan lang po ba siya? May taon na ba siya sa abroad ulit nung huling pag-alis? Oh, wala pang taon. O bago pa lang pala. Buwan pa lang po pala. Kasi nung umalis yun, pasok din ako sa restaurant, ipinasok din ako nung kakilala ko. Mm-hmm. Tapos na nalaman ko din naman na may ano na rin yun, doon din sa pinsan niya. Yeah. Hindi niya sa'yo sinabi yun? Hindi niya sa'yo inamin? Inamin niya na rin. Nung nalaman niyo na? Oo. Mm-hmm. Kumbaga, kung di niyo pa nalaman sa iba, hindi niyo malalaman talaga. Sumama ba yung loob mo, kuya Jason? Oo naman. Pero okay lang. Wala naman ang magagawa. Nandun na. Pero mahalaga, mga kalingap, kinupkup niya pa rin si Abdullah dito na tinuring niya isang totoong anak na talaga. Paano kaya, Jason, kung sakaling uuwi mama niya dito at kukunin, uuwi ka ba dito? Hindi. Hindi na? Okay lang sa'yo? Oo. Andito na may mga kapatid ko. Bala na sila mag-usap. Ikaw ba, kay Jason? Kasi lagi po kung napapanood kami ng mama ni Abdul, kahit na bilang kaibigan na lang po, may gusto po ba kayong sabihin sa kanya? Napapanood niya po kayo ay. Akin lang. Ingat na lang siya rin sa trabaho niya. Bait ng kay Jason. Siyempre, salamat na din sa konting buwan na pinagsamahan niyo dito, no? Salamat na lang din sa memories na kinupkup kayo dito ni Kuya Jason. Alam niyo po, ma'am, kung alam ko na napapanood niyo ito, sobrang swerte niyo po talaga na si Kuya Jason yung nagpatuloy, nagkupkup sa inyo na umuwi kayo sa Pilipinas kasi napakabait nila ng pamilya nila. Kung sa iba-iba pong tao, di ko lang po alam kung ganito din yung gagawin pagkupkup pagmamahal sa anak ninyo. Okay. Kuya Jason, ngayong araw ba nagtanghalian na kayo? Kaunti kasi di ako makakain. Hmm. At pag ako kumakain, isinusuka ko rin. Ay, ganun. Suma talaga yung pakaramdam ni Jason. Pero may gamot ka naman dyan? Meron. Meron naman. Okay. Ikaw pala ako, Jason, may tanong nalang ako sa'yo. Yung mama at papa mo daw, sabi ni Ate Sabel, hindi ganun ka okay? Medyo. Pero nasa kanila naman yun. Pero kayo ba, gusto nyo okay yung family? Oo naman. Wala naman yatang taong gusto watak-watak yung pamilya, di ba? Marami. Kay Jason, magpahinga ka muna, ah. Sige po, at kakausapin ko lang si Ate Sabil. Salamat ako, Jason. Salamat, napakabait na tao. Eh, kay Jason, kita niyo naman pati sa pananalita, talagang napakabait. Wala siyang ibang mensahe kay mama ni Abdul, kung di pag-ingat na lang. At yun nga, salamat din sa ilang buwan na nakasama siya ni kay Jason dito. At sigurado ako, minahal din siya ni kay Jason. Kasi nga, kung di mo mamahalin yung maramdaman na mahal mo isang tao, bakit mo patuloyin sa bahay mo, di ba? Ate Isabel, nandyan po ba si Abdul? Gising siya? Apo, nandyan po sa kabila. Ah, sa kabila. Okay, kunin ko muna si Abdul. Mga Abdul, nandyan pala si papa mo. Naglapit ka na kay papa mo? Ha? Naglapit ka na kay papa mo? Hindi po kasi papa o may sakit. No? Kasi papa o may sakit o inuubo. No? Ay, sabi mo kay papa magpagaling. No? Tinitingnan niya o. Oh. Ayan si papa o. Tinitingnan niya si papa niya. Kita mo si papa mo. Sabihin kay papa magpagaling si papa, no?
para makapagtrabaho na ulit, makabalik sa trabaho. Tayo ka, Ate Sabel. Kamusta ka, Abdul? Okay ka lang? Kamusta na pala siya? Wala na siyang ano, okay na ano? Kamusta ka na, Abdul? Ha, Bulit? Kamusta ka? Okay ka lang? Ha? Uy! Okay ka lang? Uy! Okay ka lang? Hindi, wala ka yata sa mood ngayon magsalita, ah. Pipi na. Napipi naman na si Abdul. Opo, tayo dito. Yan. Okay. Ang saan yun sa Montenegro? Anong oras, Ate Isabel, pala dumating yung papa ni Abdul? Alas 4 po yun ang madaling araw. Madaling araw? Siya lang ba mag-isa nagbiyahe? Opo, pinilit nga po namin at wala mo pong mag-iintindi sa kanya doon. Wow, hindi nga naman daw po niya sana kaya magbiyahe at pinilit lang po yung sakit ng ulo. Siguro dala ng sobrang pagod sa trabaho, no? Nag-ano daw po yata yan, nagbuhat ng hollow blocks po yata yan, tapos inabutan ng ulan. Ay, mainit ako daw po. Ahog lang nagbuhat. Nag-ulan. Napasmayan, Ate Sabil. Ambon lang daw po pati. Napasmayan siya. Ayun pa naman yung isa sa mas nakakasakit, yung ambon. Mm. Kaysa sa malakas na ulan, di ba? Kakaunti naman na daw po. Kaya inano niya na, tinapos niya na. Tapos nagkaganyan na din. Kawawa naman. Ano na rin sobrang po, medyo matagal na din po yung ganyan. Kaya sabi kay Piliti nang mag- umuwi muna. Bait na, Ate Sabil, sa kapatid. No, Abdul, swerteng-swerte mo naman. Sana all. Mabait ang ano, ang kasama sa bahay. Bakit isa lang isa lang chinelas mo? Ha? Nasaan yung isa mong chinelas? Ha? Uy, nasaan isa mong chinelas? Nakikita niyo sa ulo niya. Okay, yun dyan si Papa ni Abdul. Nung ito ba si Abdul nakarga na ni Papa niya ngayong araw? Natatakot pa nga po. Nag nakikita siya, natakbo. Ay, ganun? Ay, kasi nanibago. May ilang taon na ba si Kuya dun sa trabaho? Wala pa naman po siyang taon, kaso bira po talaga siya umuwi. Umuwi. Talagang maninibago nga naman talaga. Ano? Pero nung ano po, malapit may... Sa cellphone po, nakakausap niya yun. Ah, sa cellphone? Pero pa nung nakita niya po, hindi niya takot siya, ano? Kasi, siyempre, hindi familiar sa ano niya. Kahit naman sa akin nung una, ganun din, di ba? Pero pag tsaka wag muna kasi may ubo si Kuya. Siya nga po, di tsaka may hindi ano, po pati siya naganlapit makadito sa maliliit. Yung silip-silip niya lang. Galing po ni ano, Kuya, ano may no? May ubo nga po siya. Jason. Marunong siya mag ano, mag control na alam niya yung mayroon siyang nararamdaman na pwedeng mahawa yung mga bata. Pinipili na lang niyang doon mag-isi sa kabilang bahay. Opo, di nga po siya dito na pata. Galing. At naandito man po yung maliliit. Kamusta naman pala kayo, Ate Isabel, itong mga nakarang araw? Okay naman. Okay naman. Tignan nyo yung balat mga kalingap ni Abdul. Pag inahawakan ko, alam nyo yung ano, yung parang balat talaga ng ibang lahi talaga, hindi yung parang kagaya sa akin na makinis lang. Yung kanya, ramdam mo na parang may mga balahibo, ramdam mo yung balahibo sa balat, ganun. Lalaking-lalaki. Tapos lalaking-lalaki yun. Yan. Saka puti, tignan mo naman yung kulay ko. Grabe oh. Bro, oh, nakakalumbaba pa. Grabe. Guwapo, tahimik lang. Gumagawa ng 500. Wala akong 500, Abdul. Okay. Ate Isabel, kapag ano po, kapag may free time kami, dadaanan ko po si Abdul dito, pero bibilang ko muna siya ng masusuot niya. Ano? Tapos ano natin. Kaya lang kapag may pasok, ipasok doon yung ibang mga bata. Kung sino lang yung pwede na maisama, ano? Wala kasi, man pong bata dito pwedeng maisama pag may pasok. May pasok, yun nga po. Tsaka po, pag yung mga bata po, baka hindi po makasama din. Ay, mahihiya, ano? Tsaka yung, po, ano? Hindi sila sanay sa biyahe. Na, ano po, manghihirina. Ah, kawawa naman. Kung nakaraan nga po, yung umuwi po yung tatay ko na nakaraan, dyan lang sa Kapalonga, nanghina sila. Ay, sa ganun? Tricycle lang yun. Wow, hindi pa na natin pwedeng pilitin mga kalingap. O sige, di si Abdul na lang kung pwede si Abdul. Dahil ilalabas din namin yung ibang tinutulungan ni Commander. Para ma-experience din nila sa ano, sa labas. Tapos siguro mga by 4 PM o 5 PM nandito na din naman kami. No? Okay. Pero dadaan muna ako dito at bilan natin si Abdul ng pwede niyang pamporma. Ano? Pupunta ng mall, ano Abdul? Hindi ka naman kasi nasagot. Okay. Upo ka muna dito. May kukunin ako ano nyo, pagkain nyo. Halika. Upo kaya Ate Isabel. Upo kaya Ate Isabel. Tara, may dala ako dito mga kalinga para sa kanila. Eto.
Dala natin, syempre supply. Tingnan natin Abdul ha, kung ano yung meron dito. Bigyan mo na lang yung mga isa lang kasama lang mong bata dyan sa loob. Hindi mo naman parehas yung nakuwat. Nasaan yung isa? Bakit may iwan mo? Nasaan? Nandun? Sa loob? Nasa loob po? Oo, ay, iniwan mo ay. Tingnan natin. Ito at Isabel, pinaka-importante. Nagbili ako ng para sa edad ni Abdul, no? Para sa lagnat. Tapos, yan. Para sa ubot sipon, magkasama na. Ha? Para po may stock sila dyan. Oh, may diaper si Abdul dito, oh. Para ano, dagdag sa diaper niya. Oh, Abdul, kain ka nito, oh. Tapos yung mga bata, at Isabel, buksan mo nga, bibigyan ko lang yung mga bata. Ang kaling bibigyan natin yung mga bata dito. Mga kapatid ni ate Isabel, bibigyan natin. Ay, oh, kain kayo, oh, dali. Oh, dali, kuha. Meron pa doon, kumuha lang kayo doon pag gusto nyo. Ang mga kaling. Oh, ito, marami dito yung pang-snacks ng bata, oh. At Isabel, bigyan mo na lang sila. Ayun na pong bahana. Ito, o yan. Tapos, juice. Siyempre, mayroon juice. Panulak. Hindi naman pwedeng walang panulak. Hindi ganyan. Dito lang sa gilid. Dito. Ito, bullet. Gusto mo to? Ha? Gusto mo to? Grabe, binubuksan ko pa lang. Ah, ito. Kuha ka. Hindi, kuha. O, ako na nga lang. Hindi mo naman kaya. Hawak. Sige, kain. Subo mo. Yun. O, bigyan yung mga kasama mong bata sa loob, ha? Ibigyan mo sila. O, tapos yung mga snacks dito, oh. So, Ate Isabel, nagpapasalamat ulit kami sa inyo, no? Sa inyong magkakapatid, napaka-bait nyo. At saka malapit na pala yung ano mo, panganakan mo, no? Ilang buwan na lang? Ngayong buwan na po. Ngayong buwan? Naghihintay na lang. Next month o itong buwan na ito? Ngayong buwan. October. Ate Isabel, meron lang sana ang pakiusap sa'yo kung okay lang naman para sa inyo din. Na sana last na muna yan yung ipagbubuntis mo. No? Sabi nga po. Okay lang ba yun? Naano ko na din naman po. Nahirapan din ako ay. Magpaano ka, Ate Isabel? Magpa-lagay ka ng ano, no? Ng pang-family planning. Ha? O kung hindi naman, si Mister yung paggamitin ng pang-family planning, o kaya ikaw, mas maganda din, ano? Ako po, mapalagay. Kasi mas magastos kung si Mister pa yung gagamit, ano? Kain ng kain si Abdul, grabe takaw, oo. Malakas nga po siya kumain. Ha? Malakas. Malakas kumain, ano? Okay. So, Ate Isabel, sa ngayon, eh, ito mo na yung blessing na dala ko sa inyo, no? Wala pong ano man, Ate Isabel. Napaka-bait nyo sa bata. Grabe, takaw na Abdul, oh. Kain ng kain, oh. Pag nasa mama mo na ikaw, sana mapanood mo ito. Maalala mo sila, Ate Isabel. No, Abdul? At hindi posible na mapanood niya ito paglaki. At makita niya yung kabutihan nila, Ate Isabel. Okay, so paano, Ate Isabel? Hanggang dito mo yung vlog ko, no? Okay, salamat po sa inyo. Salamat din kay Kuya Jason. At pinaunlakan niya na makausap po natin. Sana gumaling na si Kuya Jason para mabisita niya ng maayos din yung pamilya niya, malapitan niya yung asawa niya na hindi mahawa ng kanyang ubo. Ano? So, salamat ulit sa lahat po ng nanood dito sa vlog natin kay Abdul. At abangan niyo po yung pagsama natin kay Abdul sa mall. Pag anuhin natin yung bata, pag-enjoy natin. At yung iba rin mga tinutulong ni Commander, ganun din, isasama natin. At abangan nyo nga pala yung pabahay ni Commander ngayon. At kay Rose, na talaga namang pinaiyak kami ni Commander, no? So, ito lang muna yung vlog ko. Maraming salamat ulit. And sa mga sponsors, shoutout ko muna bago matapos itong vlog natin. Kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Faye, kay Tita Jo, kay Tita Celia, kay Tita Margaret, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala ninyo sa amin, pati na rin sa tumulong kay Commander para sa babahay from US. Salamat po talaga ng maraming po. Hindi po ako magsawang salamat sa inyo at sa mga nanonood sa atin sa Facebook page. Thank you so much. Sana patuloy lang yung pag-share nyo ng mga videos, pag-like, pag-comment.
napakalaking tulong sa mga nagsend ng stars. Thank you po. So, paalam na po mga kalingap, hanggang dito muna yung vlog ko ngayong araw.